I will give you the treasures and riches stored in secret places. And welcome back sa ating channel, mga katiyats. Para sa ilang minutong pag-decode ng inyong treasure markers, at ang ating tatalagayan ngayon ay napakagandang marker nito. Ito ay isang classic treasure marker na malapit lamang ang ating digging spot. Bago natin yan tatalakayin, shout out muna tayo. Alright, shout out kay Idol Dali from Las Vegas. Also shout out kay Rogelio Cortez, George Dalton Napi, Tating Nali Mansalay. Shout out kay Vic Michael Pagute, Usilito Kahadi, Raul Trangia, Gemma Aday, Robert Gabonilas, Jane Sirinio Ira, Christian Luzada. At shout out din kina Elvin Famaran, Joy Navarro Mabalasik, Glenn Mario, Dudu the Explorer from Bukidnon, Ayacinto Fimia, Jerome Mendoza, Zach Cabrera, Jerome Fuller, Peps Gilmar, and lastly, shoutout kina Pango Sylvester, Ernesto Manalo Angelito Capistrano at kay Desiderio Lamsin. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shoutout sa lahat. Alright, mga katiyats, ito yung classic treasure marker na arrow na mayroong tatlong arrow tail. Itong puntot ng arrow ay mayroong tatlo, at yan ay napakagandang marker kasi ito'y malapit lamang ang digging spot na mamaya ay atin dadalakayin sa aking analysis. At maganda talaga ito. Ito'y napaka-legit na marker for treasures. At sigurado ako, basta hukain nyo lang yan, ay siguradong meron kayong makuha. Sa harapan nito ay narito ang marka for treasure in front, treasure under, treasure down below, itong malaking bilog which is nakaharap dyan sa bato na mayroong inukit na sign of heart. Kaya jackpot na jackpot ang marker na ito. Subalit ang may-ari nito ay medyo matagal na ito na naisend sa akin, pero ngayon ko lang nabuksan ang mga messages. Okay, so hang on mga katiyats para sa decoding nito. Kapag tinawag ko na classic, ibig sabihin meron na tayong pattern yan at madali na lamang yan hanapin. Sa palagay ko, meron tayong 90% na probability na mahanap natin to kasi napagaganda ng countersign sa unahan nito, mga katiyats. Kaya no further ado, atin na ito i-analyze ngayon. Alright, mga katiyats, ito ang classic treasure marker ng Yamashita treasures na tinatawag natin. Well, ito yung arrow na malapit lamang ang digging spot. Okay, unahin muna natin itong sa baba kung bakit ganito ang itsura ng arrow na ito. Na meron siyang, kung hindi man ako nagkamali, okay, ganyan lamang. Okay, at yan. Okay, kung ganyan lang yan na arrow, mayroong tricks sa arrow na ito at pwedeng hindi talaga yung tinuturo niya. Okay, pero kung ang arrow na ito ay ganito ang itsura, ayan, merong ganyan at merong ganito, ang ibig sabihin niyan ay direkta na kung saan tinuturo ng arrowhead ang direksyon. Okay? At ang distansya nito ay makikita sa tatlong buntot niya. Ito, isa, dalawa, tatlo, na ang ibig sabihin ay 3 meters distance ang hukay. At ang pangalawang paghanap ng distansya nito ay ang pagsukat ng haba ng arrow, estimate. Ayan. So kung i-estimate natin ito, kunin natin ang haba nitong daliri. So estimated yan na merong 5 meters
distance, or kung sukatin natin ng ruler, yan ay 5 inch arrow or 5 inches arrow ang haba niya. Kaya meron tayong 5 meters distance more or less. Ibig sabihin, pwedeng 6, pwedeng 4 meters. Sabihin natin 4 to 6 meters ang pangalawang distansya. Ang unang distansya naman ay 3 meters given sa tatlong buntot ng arrow. Okay, so we have 3, 4, 6 meters distance papunta talaga doon kung ganito ang itsura nito. Okay, pero kung ang itsura niyan ay yung sinabi ko kanina na ganito lang, half head arrow, at dito ganyan lang yan, and then sa baba nito ay ganito. So ang ibig sabihin niya ng direksyon ay papunta sa opposite direction, at ang distansya niyan ay kapareho pa rin, 3 to 6 meters. So nilaktawan natin yung 4. Okay, yan ay 3 to 6 meters papunta sa opposite direction ng buntot. Bakit ko yan nasabi na ganyan? Kasi kung paghiwalayin natin itong dalawang ano dito, figures ito, kung hatiin natin yan, ang nangyari dyan ay lalabas yung reverse arrow, yung nagaganyan. Ito yung half arrowhead, ito yung half tail niya na nagaganyan na buntot. So ito na arrow ay opposite direction, papunta siya dito. At itong dito naman, kapag atin yan idibuho ng hiwalay, ay ganito ang lalabas. Okay, so ano ba yan? Yan ang sign of kin na modified kin, mga ganyan. Ibig sabihin ng direksyon ay papunta sa kanyang buntot. So, dito tayo pumunta. Test dig sa 3, 4, 6. So, 3, 4, 6 meters. Test dig tayo dyan. Tatlong hukay. Okay, ngayon, ang harapan nito, mga katiets, ay mayroon ito. Ito yung bato. Meron parang diamond sign siya na nagaganyan. At nandito yung arrow na kalagay. Ayan, nagaganyan yun. Ayan, dyan sa gilid. At nakaharap yan papunta rito na nandun ang marka ng heart na mayroong stopper line. So itong diamond nagsasabi na there is item, at ang item ay precious gems, na ang marami ay diamonds, kaya ganyan, diamond sign, sign for precious stones. Okay, at paghanap ng treasure nito ay sa harap niya, treasure on the spot, kung saan nakaharap itong diamond ay diyan magukay. So ano nga bang meron sa harap nito? Ang meron sa harap nito ay ito. Napakagandang sign nito, mga katiets. Ito yung heart marker na merong linya. Ayan. Meron ding dalawang kahulugan ang heart na ito. Okay, atin na i-drawing. Nagaganyan yan. And then, kung hindi tayo nagkamali, kung ito ay ganyan, ibig sabihin na item ay nasa kanyang dito na side. Punta tayo dyan. Very tricky ang arrow na yan. Kasi ang arrow na ito ay pwede siyang mag-reverse dahil siya half arrowhead. Kaya pwedeng pupunta siya rito. So, dalawa agad ang ating suspect. At yan ay nasa gilid mismo ng bato ang hukay niyan. Hindi na tayo di-distansya. Zero. Zero meters. So, dito lang yan. Sa kanyang left and right side. Ngayon, kung ang guhit na yan ay hindi yan arrow, sabihin natin ang guhit na yan ay okay.
ang kuhit na yan ay ganyan lang, at ang heart na yan ay of course nagaganyan, ibig sabihin ay ito yung ground at ang treasure ay nasa harap nitong bato. Okay, so dito ang hukay ng treasure or directly under sa bato, kasi meron na siyang stopper. Hindi na tayo sabi ng stopper, hindi ka na lalayo kasi pipigilan kita, dito ka lang sa harap ko maghukay. Kaya zero distance, dito na lang talaga. Treasure under, treasure in front yan. Kaya kung atin babalikan, ayan, itong arrow, dito yung heart. Banda at may stopper. At yan mismo ang tinuturo nitong arrow na nandito. Kaya ako nagsasabi na 100% sure na makuha nyo yan, mga katiyets. Ngayon ang gawin nyo, dito sa itong final marker for treasures, ang gawin nyo dyan ay hukayin nyo yan ng malaki na perimeter ang buong palibot nyan. Ang circumference ng hukay ay malaki. Gawin yung 3x3 meters. Kung pwede pa lang ay 4x4 meters. Square ang paghukay para siguradong matagpuan ang item. At ang estimated na lalim niyan, dahil yan ay Yamashita Treasures. Okay, nung ibinaon niyan, ang lalim niyan ay nasa 4 to 5 meters. Ngayon dahil kumakapal ang lupa dahil sa mga erosion, landslide at pagkapal ng vegetation, mga basura, organic materials, kaya kumapal ang lupa ng 1 meter. Kaya ang nangyari, yan ay 5 to 6 meters deep na sa ngayon. So yan ang expected na lalim natin for the giveaways. Okay, giveaways yan, mga katiyets. At kung yan man ay medium deposit, expected na yan na mayroong lalim na 10 to 15 or even 20 meters deep, medium deposit. Okay, mga katiyets, so sure ball na ito, dito mismo sa kanya ang item. Okay, so ako'y magpaalam na, good luck sa inyo dyan, sana ay suwertehin na tayo sa taong ito. Maraming salamat. God bless you all. And may the fortune be with you guys. Paalam.